Okay guys, so magandang araw sa inyong lahat. So natatandaan nyo ba mga boss itong Honda Wave na to? Ito yung Honda Wave na ni-restore natin noon. So ngayon, nakaschedule yung aking pinsan para sa kanyang change oil. And bibigyan natin siya ng langis from Nova Prime. Since manual transmission ang gantong klase ng motorcycle, tandaan nyo mga bossing, Jasu MA ang ginagamit natin. Ayan, Jasu MA. Sa mga scooters, Jasu MB ang ginagamit. Tapos ito, 20W50 yung kanyang viscosity. Tapos bibigyan na rin natin siya ng calendar. Ito, Pet. Yun, no? Ano ba to? Yun, no? Ano ba yan? Ano ba yan? Tingnan mo nga kung parang saan yan. Yan nga pala yung pinsan ko na may-ari ng... Ah, ganyan pala yan, pang holdapper. Holdapper. Ayan. Ganyan ba yan? Oh, yan yan. Ayan. Tapos may sombrero. Yan. Yan. Baril. Baril na lang kulang. Baril na lang kulang. Okay, sige na. Since motor mo naman niya, may sticker pa oh. Sticker yan. Sige, lalagyan natin mamaya. Madumi pa eh. Oh, sige. Hugasan mo natin. Okay, sige. Para si Ona, di naguhugas ng motor. Why? Tira ng tira. Hindi mo pa tinuturo sa amin paano mag-change oil. Ituturo mo. Ayan, paano? Anong tawag dyan? Yung bolt na to, iba na yan. Hindi na 14 yan. 17 yan kasi... Mixed tension na yan eh. Ah, pinalitan niya na. Pinalitan ko na yan eh. Ay, na-lost thread kasi yan, di ba? Sinabi ko sa'yo. Lost thread yan eh. Oo, sige na. Galit yung nagturo. Ayan. Pasikip ginagawa mo. Malalost thread na naman yan. Patulin mo pa. Bigay todo na, ano pa, nanggigigil pa. Pasikip yung ginagawa. Ano ba ito nagtuturo na to? Ayan na. Okay. Tapos, ano gagawin na? Master, sa susunod. Balikan natin mamaya ang gabi. Patutuloyin lang. Patutuloyin lang natin yan. Ah, patutuloyin lang. Mga ilang oras ba yan, sir? Sa maubos. Ang maubos. Okay. Tapos, ito ilalagay mo. Nova Prime motorcycle oil. Synthetic blend na to, mga bossing. So, sa gustong bumili nito, ilalagay ko na lang yung kanilang product link dyan sa video description tsaka sa pin comments, mga idol. Nova Prime Endeavor motorcycle engine oil 40. Jasu MA, tandaan nyo mga bossing, Jasu MA. Tapos APISL na rin siya. Okay. Pero hindi isang litro ang ikakarga natin. Dahil change oil lang to. Ano tinitignan mo dyan? Binuksan mo na. Binuksan mo na. Yan. Sa mga hindi nakapanood nung ginawang restoration dito, ayan, ipinapakita ko na lang sa inyo sa video. Panoorin nyo, naka-series yan. Nung dumating yan sa akin dito, kalas-kalas na. At wala nang itsurang motor. Kalakal na. Pangkalakal na yung itsura. Ayan. Hintayin lang nating ano. Mainit pa. Mainit pa, galing pang biyahe. Pero okay nga yan. Pero sayang, buti hindi mo naputol, Pet, no? Gigil na gigil pa kanina eh. Pasikip eh. May problema pa ba nun? Oh. Ayan. Tapos sa mga nagtataka nga pala, ang Honda Wave is walang oil filter. Strainer lang ang ginagamit nila. Kaso, yung strainer is makikita nyo kapag binuksan nyo pa yung crankcase. Okay? Kailangan nyo pang buksan yung crankcase para makita yung strainer. Pero hindi na natin gagawin yon. Change oil lang taman to since kailan ba huli nag-change oil pala? May 6 months na. 6 months. 6 months na. Okay. Ayan. Alagaan na lang sa langis. Made in United Arab Emirates pala tong langis na to. UAE. Made from 100% virgin base oil. Akala ko virgin coconut oil. Pet eh. Gusto ganito, Japet. Pag bibili ka ng langis, lagi mong tatandaan, Jasu MA, pagka manual, kasi yung langis ng makina mo tsaka langis ng transmission mo, iisa na lang. Wet clutch ang tawag sa mga motor kagaya natin. Yung clutch natin nakababad sa langis. Okay. Hindi kagaya nung mga sasakyan tsaka ng mga scooter, 'di ba? Meron silang langis pang makina. Meron silang langis pang transmission, yung gear oil na tinatawag. 'Yon sila, dry clutch naman sila kaya sila Jasu MB. Pag nakita mo yung kanila Jasu MB, pag bibili ka Jasu MA. Yung mga Jasu MB na 'yon, meron silang friction modifier. Pag gumamit ka ng Jasu MB sa ganito,
yung chance na dumulas yung clutch mo. Yun, isa yun. Tapos, another thing, baka magkaroon ng ano, gear pitting. Yung nagkakalamat, yung mga gears. Nabubungi. Lamat lang naman. Lamat. Hindi naman nabubungi totally. Pero pagka nagkalamat na kasi yung mga gears mo, yun, hihina na siya. Kaya pinakamaganda, recommended pa rin Yasuo MA kapag ka manual transmission na kagaya nito. Ayan. Alam mo na, Yasuo MA. Yasuo MA. Ito naman, ano naman to? Ito nagbabago viscosity. Yung viscosity niya. Viscosity. Yung lapot lang naman ang langis yan eh. Yung 20W, yung 20, viscosity niya kapag malamig pa siya. Pag uminit na siya, 50 na yung kanyang viscosity. Kaya tinatawag silang multi-grade. Ayan. Ready na yung pet? Kabit mo na yung drain plug mo. Ayan. So may mga konti-konti bang pumapatak, pero okay na yan. Hindi talaga natin mapapatanggal lahat ng langis niyan. Ayan. Kabit mo na. Okay. Sali na. Sali na ng bagong langis. Tayo sa gilid para kitang-kita. Yan pa ba original mong dipstick? Original mo pa yan, di ba? Huwag mo lahatin, ha? Pagdating naman sa pagsasalin pa na ng langis, guys, tandaan nyo, di baling kulang yung karga nyo, wag lang sumobra. Asan yung dipstick pet? May papayta ako. Yan. Sinabit pa dyan talaga. Yan. Lagi kong tinuturo kapag nag-change oil, wag nyo agad ilalagay ng maramihan or tantsahan na 800 ml. Wag agad. Ano lagi? Dibaling kulang, kasi kapag kulang, madaling magdagdag. Pag sumobra yan, magbubukas na ulit kayo ng drain plug. So, mas mahirap yun, di ba? Yan, sukat. Alam mo naman ako saan, di ba? Sakto. Sakong sakto. Ang galing, oh. Ayan. So, kapag nagkakarga po na sa mga ulit, pet. Yeah, so kapag nagkakarga tayo ng langis, guys, ito yung dipstick natin, di ba? Nakikita niyo yan, parang may checkered na yan. Yung lower level, dapat hindi na mas bababa dito. Pero wag din naman lalampas dito. Okay, kailangan in between lang lagi, okay? Since sakto naman yung kanyang level, pandarin mo na, pet. Takbo mo na agad. Tapos itira mo na yung ano, tabi mo na lang, reserva mo na lang yung 200 ml na yan. Tapos ito, guys, every time na mag-change oil, lagi kong sinasabi, huwag yung tinatapon sa kanal yung pinag-change oilan. Ako, meron ako rito itong ano eh. Meron ako dito ito, container. Lahat ng change oil na ginamit ko, diyan ko nilalagay. Tapos dadalhin ko yan sa gasoline station. Sila yung magdi-dispose para sa atin. Huwag yung tinatapon to sa kanal, guys, ha. Pollution to. Ano? Pet, ilagay mo nga yung budo rito, pet. Yan. Dito? Oo. Yan. Ikaw na kaya? Mami, matapong ko pa eh. Sabi tao. Okay. Yan. Tapos, pagka napuno ko na yan, dinadala ko na yan sa gasoline station. Sila na magtatapon yan para sa... Lagay mo na yan dyan. Tapos ito, papaanda rin na lang. Tapos okay na. Ganun na kadali, mga bossing. Mas madali yung pag-change oil ng Honda Wave, lalo na wala kasing pinapalitan ng filter. Strainer lang to. Kung masipag-sipag kayo, bubuksan nyo yung crankcase para matanggal nyo yung strainer. Lilinisan, bubugahan ng
air compressor, tapos uhugasan nyo na rin. Ganoon. Tapos yung iba naman, tamang draining na lang. Okay, so maraming maraming salamat sa Nova Prime sa nagbigay ng langis sa atin. Nagbigay ng langis dun sa aking pinsan. Ayan. Thank you, Nova Prime!